ay mga millennial at mga bagong bata at saka yung medyo matanda ng konti sa kanila at saka hanggang yung makusing edad ko. Ako si Sister Maria Anunciata Santa Ana ng St. Paul, St. Paul of Chartres Congregation na kaya ako daw may gawa nung sino makapag-iwalay. Gusto nyo, gustong malaman. Okay. Yun nga ang aking ginawa, sino makapag-iwalay sa atin. Kasi tayong lahat dapat hindi humihiwalay kay Kristo. So yung mga kabataan, kuminsan, alam ko yung mga hanggang ngayon, kabataan pa aking hawak, ang kulit-kulit. Pero alam nyo, mahal namin kayo. Mahal namin yung inyong kakulitan. At alam ko na ang inyong expression, your expression of respect, for example, or your expression of love is not the same as our impression. You know that I learned from the youth how to handle the youth. Kanya, mahal na mahal ko ang mga millennials, mga ano, kasi mga kabataan, kanya hanggang ngayon, hindi pa ako inaalis, mga kabataan pa din. Pero ito lang ang aking message sa inyo. Tandaan nyo, hanggang hindi nyo hawak si Kristo, wala kayong direksyon sa buhay. Okay? Remember, English ito ha, remember, that before the Testament became a book or a document, it was a sacrament. The Lord entrusted to us His body. His body, He said, this is the New Testament, sa Last Supper ito, this is the New Testament of my blood. Sabi niya, do this in memory of me. Therefore, ang sentro ng buhay natin ay ang Misa. Ang sentro ng buhay natin ay si Kristo. And hanggang hindi natin nahahanap si Kristo, hindi tayo liligaya sa buhay. So, hayaan nyo na kayo ay i-mentor. Natulungan kayo ng mga makakatanda, pero tulungan din ninyo sila na maintindihan kayo. Siguro, atras tayo ng konti, titignan natin kung saan sila nanggagaling, kasi tandaan nyo, wala silang cellphone nung lumalaki sila, wala silang Facebook, pero hindi nila naintindihan yun. Pero sa kanila, ano, mahal na mahal namin kayong mga kabataan. Okay? So, yun lang ang aking mensahe sa inyo. Kung gusto ninyong lumigaya sa buhay, huwag niyong pakawalan si Kristo sa buhay niyo. Hawakan niyo siya sa hirap at sa ginhawa. Kahit anong mangyari sa inyo, kung kasama niyo si Kristo, ay sasaya ang buhay niyo. Maraming salamat. Amen.